What's up mga Lodi? Panibagong araw, panibagong buhay na naman. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si G. And welcome to my channel. Yahoo! Sa pakikinig naman ng kulay pulang subscribe, samahan nyo na rin ng bell button para updated tayo mga Lodi. So kumusta nga pala ang lahat? Bago ang lahat, no? Ang tagal na rin nating hindi nakapag-upload ng nakapag-update ng terminal. Aww. So nandito nga pala tayo ngayon sa gilid ng Robinson uli. Ayan, sa may tapat ng SM, sa may Asian Institute. And yes, titignan natin mga lods kung may karagdagan po bang mga bus na nandirito sa Robinson Star Mills Pampanga Terminal. At titignan na rin natin kung saan yung biyahe nila. Tayo po ay naglalakad papunta doon. At ang araw pala natin ngayon mga Lodi ay Monday. So Lunes na Lunes. At ang oras natin ay alas 9 ng umaga. So dito na tayo dumaan dahil sarado pa po ang loob ng Robinson. So dito tayo ngayon sa gilid, maglalakad at pupuntahan natin yung loob ng terminal. So kanina may nakikita tayo mga dumadaan na mga bus, no? Victory Liner and First North Luzon, yung mga biyahe nila na yon na ipapuntang Cubao. So nandito na tayo sa papalapit na tayo ng terminal. So ito po yung kalagayan na talaga naman yung ating kalangitan mga Lodi ay medyo makulimlim, no? Sa ganitong oras. So meron tayong nakikitang Bataan Transit. And also Philippine Rabbit. Tapos Victory Liner. So mga basic na ano. So si Bataan Transit, pangalawa or second time natin na nakikita na nandito sa loob. So ayan, si Bataan Transit, titignan natin kung saan naman yung biyahe nito at itatanong natin yung requirements. So may papalis na Victory Liner. So tatanungin natin dito si Kuya itong nakatayo dito sa papuntang Mariveles. Sir, kailangan pa ba ng travel pass kapag pumunta tayo ng Mariveles? Sige, saan ba kayo? Uh-huh. Kung taga-roon kayo at may ID kayong katunayan na naka-address sa Bataan, alam mo, wala, kahit na wala ng travel. Ah, kailangan. Pero kapag hindi po, sir, kailangan may travel kayo, authority? Kung taga-roon, pwede kayong kumuha ng travel pass o QR code ng Bataan. Ah, QR code? Sa kailangan ng QR code. So, yun mga Lodi, narinig naman siguro natin ng maayos. So, ulitin natin, yung bus pala na yan is Bataan Transit, papuntang Mariveles. So, tinanong natin yung requirements. So, ang sabi nga ni Kuya na kapag taga-roon tayo, taga Mariveles tayo, at meron tayong valid ID, kahit yun, pwede na. At sa mga hindi naman taga doon, nangangailangan po ng travel authority or travel pass at QR code ng Bataan. So yun, meron uling paparating na Victory Liner mga lods. Ayan, so iikot yan sila. So dahil itong Mariveles, nakikita ko na siya dalawang beses pero hindi lang natin na-captured dahil medyo busy tayo. So ngayon medyo naisip kong i-captured siya para rin makatulong sa inyo na malalaman nyo rin na meron na rin ditong biyahing pa Mariveles, no? From Robinson Star Mills Pampanga or San Fernando papuntang Mariveles. So yung bus pala na yan na paparating ay RJ Express, no? So itong RJ Express, first time ko rin na matunghayan na meron na palang RJ Express dito. Kasi more on sa mga videos natin na ating natutunghayan,
ay Victory Liner, Philippine Rabbit, and so on and so forth pa lang. So ngayon, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa unahan at magtanong tayo kung may biyahe ba sila ng February 17 dahil merong nagtanong. Tanong natin. Kaya may biyahe kayo ng February 17? Ay, hindi mo nakawala ng biyahe. Ay, hindi nakawala ng biyahe. Araw-araw. So, tinakpan lang natin for privacy yun, mga Lodi. And also, yun, natanong na nga natin. So, sana nagtatanong natin isang Lodi natin kung may biyahe ba sa 17. So, ayun po, narinig natin na tuloy-tuloy yung biyahe. So, yun. So, ito namang bus na to, mga Lods, is Victory Liner, papuntang Cubao. So, yun, alam din naman natin na sa yung requirements nila, nasa Facebook page nila. Tapos, ayan, ito yung kalagayan ng terminal ngayon. Medyo unti lang po yung tao. So, dahil nakita natin yung RJ Express, no? Pupuntahan natin. Magtatanong tayo. So, itatanong din natin yung RJ Express kung saan sila bumabiyahe. At kung ano din ang requirements, no? So, first time natin to na magtanong. So, dahil nga umatras or ayun yun, no? Yung etong conductor na to yung tatanungin natin. Si Kuya. So, dun tayo sa unahan. Tatanong natin. Pero sa RG Express kayo, pwede magpa-reserve? Sa online? Walang online yan. Basta pumunta lang dito. Saan yung ruta nyo sa mismong RG Express? May pa-Cubao kayo? Cubao, Mindanao Avenue, via C5. Ah, C5. Saan mismong terminal nyo sa Cubao? Sa Araneta? Araneta. Ah, Araneta din. Kung familiar ka sa Araneta Coliseum, doon kami sa likod. Ah, sa likod ng Araneta Coliseum. Bali, kailangan lang pag sumakay ka dito natin. Araw-araw dito? Araw-araw. Mag-glad ka lang dito sa dispatcher. Kailangan ng travel pass? Pagka Pamanila, halos ID lang na natin. ID? Hindi na ka nag-aaral. Hindi na masyado ka na. Ito may sinusay sa kabila. Dito na. Hindi na masyado. Pero pauwi kang ganon, pupunta ka ng Bataan, pupunta ka ng Sambales. Oo. Kailangan mo ng travel pass. Ah, travel pass. Isasakay ka namin hanggang dito, pero hindi namin hindi na asura ng pasero. Mahigpit sa Bataan? Sa Bataan, mahigpit. Kaya nag-iigpit sila. Hindi kasi makakadiretso yung pasero, nandito lang. Sa Fernando, may ID lang. May ID. Pero kung nalabas ka ng Pampanga, kailangan mo ng travel pass. Salamat po ako kasi pinapatanong natin ako kung may ano ba, 17 pa kasi alis nila. Ha? Sa 17 pa yung alis. Kaya tinatanong kung pwede mag Hapon. Every yan, balut ng oras. Salamat po. Lahat yan, sige isang oras at bilan. Ah, isang oras. Thank you. Normal ngayon, sige isang oras. Sige isang oras na, no? Tapos wala naman sakay, minsan, sampulang. Kaya, ba't magpapareserve ka pa, sa sampulang ang sakay? Yung pamasahay, ganun pa rin, 150. 150 rin. 150. Kaya, lugi rin, yung pa. Lugi talaga, no? Kumbaga, para lang umimasa yun yung tao. Pinagbibuhay ka ng Arawan naman. Dati, ano kami dyan? Porsentuhan. Ngayon, ano naman kami? Arawan. Arawan na pala, no? Ito, 500. Ang hirap na kasi ngayon. Sige po, salamat. Walk-in lang. Walk-in lang. Sige po. So, yun mga Lods. Narinig naman siguro natin yung pinag-usapan natin ni Kuya sa RJ Express, no? Isa sa conductor. So, yun, nakakalungkot din na malaman din yung kalagayan nila, no? Pero, ganun talaga. So, hindi naman sinasadya yung pandemic. So, yun, yung RJ Express, bumabiyahe ng Pacobao, 5:30 a.m. to 5:30 p.m. So, yun. Sana nakatulong, mga Lodi. Maraming salamat sa inyong panonood.